sa dami ng mga nakakabit ngayong CCTV sa ating mga syudad at bayan-bayan, wala yatang hindi nahahagip ang mga ito. Sa Negros Occidental, pati raw lalaki na pugot ang ulo. Ang pamilya ni Ime mula Toboso, Negros Occidental, nakiramay kamakailan sa libing ng isang kaibigan. Ang hindi niya alam, isa na pala sa kanila ang susunod na paglalamayan. Mula sa libing, may pupuntahan pa dapat sina Ime, ang asawang si Badong at ang anak na si Mikay. Pero ang kanilang motorsiklo na binabagtas noon ang Pandanon Silos Provincial Road, sumalpok sa nakasalubong nitong multicab. Ang sugatang sina Ime at Mikay na isugod pa sa ospital. Ana, kapitakan ng kuan ng patrol ka ambulance. Bata. Pero ang mister ni Ime na si Badong, dead on arrival. Sa isa lang ka pisok sang mata, ang natabo sa amon. Ngunit ang ikinatindig ng balahibo ng lahat, ilang segundo bago nangyari ang aksidente, may nahuli cam sa CCTV habang binabaybay ng mag-anak ang kalsada. Kapansin-pansing ang kanilang mga ulo, biglang nawala at parang naputol. Kulba nga kanang murakag, di ka katuo bang wala na ilahang lawas, di na makita ng ulo. Isa nga ba itong masamang pangitain? Mahigit 2 linggo matapos ang aksidente, si Ime minumulto pa rin ng nangyari. Katulang sa litra nga na nagbalang-balang motor, nagagunit ko sa iya. Lagani ko ka, batya nga nagliko kami, daw mga sugata sa mga salakyan. May singgit pa gani ko nga gang. Hanggang sa nawalan na siya ng malay. Nakamata ko, hindi ko kagiho sa akong kamutga. Yan sa burgado pa ako to. Yan, pag-ingon sa naguyod sa akong sa wheelchair na, pasensya na ma'am. Imong ba na ma'am, wala ginamon na revive. DOA gid siya. Maging si Ime, kinilabutan nung napanood niya ang kuha ng CCTV. May time gyud nga kanang makita na akon ba dumapati ko kay manindog akong balahibo nga maingon wala kami ulo. Si Ime mapamahiin daw talaga at ang iniisip niyang dahilan ng aksidente ang pagdalo lang nila sa misa ng patay at hindi na pakikipaglibing sa sementeryo. Bagay na ayon sa iba, malas daw. Galibog idolo ko dito palanggit sa kwan kay kanibito sa mga pamahiin kanigikan ka sa burol nya magbiyahe ka nang malayo motor dito nga wa nakahisgot ko nga gaaginod yung mga urban legends ng mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Wala namang masama kung maniniwala tayo sa mga ganito. Gumagabay ito sa kanila kung ano mga tamang asal. Hanggang nangyari na nga ang sakuna. Pag-asang masagot ang ilan sa kanyang mga katanungan, bumalik si Ime sa pinangyarihan ng aksidente. Sa sasakyan pa lang, hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Naiwan pa sa lugar ang ilang bahagi ng multicab na sinalpok ng motor. Gabalikin mo gani ko. Naganda ka mulugin. Samantala, ang CCTV video clip ni review ng mga kawani ng barangay. Yun lang po yung record yung CCTV footage na mayroon pong putol. Sa iba po yung nireview, wala naman po. Yung iba sabi, pagkaputol ng ulo sa video, may
ikaw na kaluluwa. At matayo yung mga balahibo ko. Nararamdaman ko lang yung may kababalagan talaga sa ganyan na lugar. At hindi pala ito ang unang beses na may naaksidente sa kalsada. Sa isang taon po siguro mga 5-6. Karan po yung estudyante, nabangga ng motor. Meron po yung sasakyan, bumangga sa puno. Meron naman nahulog sa kanan. Susunod, aksidente sa kalsada sa Negros Occidental. Nabalot ng misteryo. Ang mga biktima kasi nalulan ng motor bago sumalpok sa kasalubong nitong multicab na kuha na ng CCTV na wala raw mga ulo. Ang kuha sa CCTV ipinasuri namin. Uy, may kababalagan na nangyari. Naputol ang ulo. Kasi diretso-diretso yung... Premonition nga ba ito? O pangitain? O isa lang technical glitch. Pinanood ulit ni Ime ang video hanggang sa meron siyang napansin at inamin. Hindi ba na-enable? Ano ito? Ang mga kasagutang magpapalaki sa ating mga ulo. May ligaw na kaluluwa. At matayo yung mga balahibo ko. Susunod na! Aksidente sa kalsada sa Negros Occidental. Nabalot ng misteryo ang mga biktima kasi bago sumalpok sa kasalubong nitong multicab, nakuha na ng CCTV na wala raw mga ulo. Yung iba sabi, pagkaputol ng ulo sa video, may ligaw na kaluluwa. Ang CCTV footage ipinasuri sa isang video expert. Ang video na pinanood ko ay edited. Ang glitch kasi, yun yung sa recording, minsan parang hindi na-record na maayos. So, minsan nawawala. Pero ito, parang hindi na siya glitch eh. Parang sinadyak, diretso-diretso yung mask. Nung naipost ko po, hindi ko naman nakita yung may sinasabi na putol daw yung ulo. Sa TV footage, parang may mga lines or interference po sa signal. Baka yun po yung naging cause ng naputol po. Pero kung si Ime ang tatanungin, ang punot dulo ng aksidente, hindi ang anumang kababalaghan. Ang minamaneho kasing motor ng namayapa niyang mister, talaga raw may diferensya nung araw na yon. Mag-ungot-ungot mo na kis, pagkaiupod ang side mirror, ya. Yeah, moro na diferensya, moro na akong pangutanan niya. Hantod na abot, may motor maorgap mo. Pag mag-lock yung susi, pinamatadlong yung takbo ng motor, bigla na lang lumikliko. Maayos man itong susiyan niya eh. Wala namang problema. Sana sa gulong wala. Kasi doon sa area, may blind curve. Madalas talaga nangyayari yung accident doon. Dahil na rin sa mabilis na pagpatakbo ng mga motorista. Nabasol ako kagalingan kay base sa pagtadlong ko sa iyong helmet, mautong nagpanmi. The mother, she would need further workup with a neurologist because she claims that she keeps getting headaches. Regards naman to Micaela, her lacerations on her forehead and her chin have actually healed. Dapat nating tandaan na bago tayo magbiyahe, suot tayo ng helmet. Yun yung fit sa ulo natin. Tingnan natin yung kondisyon ng ating mga sasakyan, lalo na yung motor. Nito lang Lunes, si Badong inihatid na sa kanyang huling hantungan. Paglakat ay niya, nagani, igayran rami niya sa mong buluhaton kada adlaw. O si Mick, hindi mo niya pasagdan. Paalala lang po, lalo't marami na ang nakamotor ngayon, siguraduhin laging nasa kondisyon ang mga ito. Lalo pat kumpara sa ibang mga sasakyan sa kalsada, mas malapit ito sa aksidente. Ang mga bagay na yan ang lagi nating tandaan at hindi dapat mawala sa ating mga ulo. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.